Hallo iedereen. Hoe gaat het? Spreek je Nederlands? Kan je geen Nederlands spreken? Dat is geen probleem, Senna. Ik zal je Nederlands leren. Good evening, guys. Dolrich here and welcome sa panibagong vlog dito sa channel ko. No? Ang gagawin lang natin ngayon is tuturuan kayo ng mga basic phrases, basic words, basic sentences in Dutch. Disclaimer lang muna, no? Ang Dutch na ituturo ko sa'yo is hindi yung Dutch na sa Netherlands, kundi yung Dutch sa Belgium, which is tinatawag din nila na Belgian Dutch or Flemish. Alam nyo kasi, just to give you a little bit of history, Dutch is one of three languages na sinasalita nila dito sa Belgium. You have Dutch, you have French, and you have German. Yung Belgian Dutch naman, ang tawag nila doon is Flemish. Flemish is yung salita ng mga tao na nakatira sa Flanders. Para mas maging clear po sa inyo, sabihin na natin na itong smartphone ko is yung Belgium. Meron kang upper third, middle part, and lower third. Yung upper third natin ay yung tinatawag na Flanders. Sa Flanders, they speak Flemish, which is Belgian Dutch. Dito naman sa border nila, andyan yung Netherlands. Dito sa kabila, andyan yung papuntang Germany. Sa middle part naman, dyan silang sasalita ng French and Dutch. So, dual sila dyan. Dito naman sa lower third, dyan silang sasalita ng French. Ayan yung Wallonia na tinatawag and the French-speaking side ng Belgium. Dito sa border na to, andyan yung papuntang France and dito naman sa abila is papuntang Luxembourg. So, andun yung influence ng mga French-speaking locals dito sa Wallonia, samantalang dito naman sa taas, andun yung influence ng mga Dutch-speaking locals sa Flanders. Pero teka lang muna, ano? Ano nga bang pinagkaiba ng Dutch sa Netherlands kesa naman sa Dutch dito sa Belgium, which is the Flemish? Alam niyo, sa totoo lang, wala naman po, ano, bukod sa pagkakaiba when it comes to pronunciation of some words, bukod sa rhythm and how they speak, and also bukod sa accent, is wala na rin naman gaano. Very minimal difference lang naman. Mabuti pa ipaparinig at ipapaita ko sa inyo kung ano yung halimbawa ng Dutch sa Netherlands at halimbawa naman ng Dutch dito sa Belgium. Is geen goed idee, daarom hebben wij echt hier die kans om te proberen en mensen terug te doen. Ah, eigenlijk. At alam nyo rin ba, no, nag-aaral pa po ako ng Dutch, nakatulong sa akin na English speaker din ako, na marunong ako magsalita ng English. Bakit? Kasi there are words in Dutch, mapa Dutch pa man yan sa Netherlands o Belgium, na maihahalin tulad mo sa English when it comes to pronunciation or spelling. Halimbawa, apple, apple. Banan, banana. Blau, blue. Groen, green. Pear, pear. Road, red. Tomat, tomato. Alam nyo, Dutch has also borrowed some words in French, ano, katulad ng au pair or nanny, kagaya din na bouillon or broth, bureau or desk, humor of humor. Iilan lang yan sa mga French words na ginagamit na rin ngayon in Dutch. Alam nyo po, ako 8 years din ako halos nag-aral ng Dutch, and sa pag-aaral ko na yon, hirap na hirap pa rin ako when it comes to my accent and pronunciation. Isa yun sa mga problema ko, no? Ilang beses ako nag-practice, nag-effort mag-aral, pero alam ko sa sarili ko na I will never reach the level of a native speaker when it comes to speaking Dutch. Sa akin, walang problema yon. Ang akin lang, I just want to be better, lalo na yung pag-pronounce ko ng salita and pag-deliver ko ng accent ko in Dutch. So, alam ko, enough na yon when it comes to history ng Dutch. Start na tayo sa tutorial natin. Start na tayo sa mga basic phrases and basic sentences in Dutch. How to say hi or hello in Dutch? Sabihin na natin na you want to greet someone whether you know him or her or not at gusto mo na siyang batiin. Meron kang 3 options. Pwede mong sabihin na, hoy, dag, hoy, dag, hello, hello, hoy, dag, hello, Dolrich, hoy, Dolrich, dag, Dolrich. How to say good day naman in Dutch, ano? Hoe zeggen we goedendag in het Nederlands? Good morning is goedemorgen. Good morning, goedemorgen. Magandang tanghali, goedemiddag. Magandang tanghali, goedemiddag. Magandang hapon or good afternoon, goedenamiddag. Magandang gabi or good evening, goedenavond. Magandang gabi or good evening, goedenavond. Ulitin natin, ha? Goedemorgen, goedemiddag, goedenamiddag, goedenavond. Next topic natin, how to ask
how are you in Dutch or kamusta ka, ano? Alam nyo, gaya sa French, meron ding formal and informal way of asking in Dutch. Sa formal way natin, andun yung u. Informal naman natin is nandun yung ye. Okay? It pertains to you in English, pero pag formal, u. And kapag informal naman, ye. Hoy, Dolrich, who got it met u? Ayun yung formal way natin. Hoy, Dolrich, who got it met u? Yun yung formal way natin. Kapag informal naman, sabihin kaibigan mo, kakilala mo, you can just say na, Hoy, Dolrich, who got it met yao? Or, Hoy, Dolrich, who got it met ye? Ulitin ko ah. Formal way in Dutch, yun yung hello, who got it met u? Informal way naman is hello, who got it met yao? Kapag tinanong ka syempre who got it met yao, kailangan mong sumagot, di ba? So, paano naman sasagutin yung kapag sinanong ka ng kausap mo, who got it met yao? Pwede mo siyang sagutin in three ways, ano? Una, ik ben good, I'm okay. Ik ben good, and met u, yun yung formal way natin, di ba? Ik ben good, I'm good, and you, and met u, formal way. Kapag informal way naman, ik ben good, and met jou. Ik ben good, met u. Ik ben good, met jou. Second option naman natin is you can just say, het gaat wel. Het gaat wel. Ibig sabihin nun, hindi maganda, pero hindi rin naman masama. Het gaat wel. Ayos lang, okay lang. Het gaat well. Third way naman natin, pwede mo sabihin na not so good, it is slacked. Third way naman natin, kapag hindi maganda talaga at bad yung araw mo, sabi mo na not so good, not so good, slacked is bad. Ngayon naman, I will try to introduce myself in Dutch. Ano? Ik zal myself voorstellen in het Nederlands. Dag iedereen, ik ben Dolrich. Ik ben Dolrich. I am Dolrich. Ik heet Dolrich. Ik heet Dolrich. My name is Dolrich. I came from the Philippines. Ik kom uit de Filipijnen. I came from the Philippines. Ik kom uit de Filipijnen. Ik ben 29 jaar oud. I am 29 years old. Ik ben 29 jaar oud. I am 29 years old. Ik ben verpleegkundige. I am a nurse. Ik ben verpleegkundige. I am a nurse. Ik werk al 8 jaar in België. Ik werk al 8 jaar in België. I work 8 years already in Belgium. I work 8 years already in Belgium. Ik spreek Philippines, Nederlands, Engels en een klein beetje Frans. Ik spreek Philippines, Nederlands, Engels en een klein beetje Frans. I speak Filipino, Dutch, English and a little bit of French. How to say nice to meet you in Dutch? Nice to meet you, aangenaam. Nice to meet you, aangenaam. So next naman natin is how to say yes, no, or maybe in Dutch. Hoe zeg je ja, nee en misschien in het Nederlands? Ja is yes. Ja, yes. Yes, ja. Nee is no. Nee is no. No, nee. Nee, no. Misschien is maybe. Misschien, maybe. Maybe, misschien. In Michigan, maybe. Isunod naman natin is how to say goodbye in Dutch. Ano? Hoe zeg je dag in het Nederlands? Well, meron ulit tayong three ways. Pwede mong sabihin na tot ziens, see you again. Tot ziens, see you again. Pwede mong sabihin na tot straks, see you later. Tot straks, see you later. Pwede mong yung sabihin na dag, dag, bye. Ang dag kasi natin, dual purpose yan. Ano? Kanina, yung sa beginning of the video, sinabi natin na pwede mo rin gamitin yung dag sa pagsabi ng hi, hello, or hoy. Pero pwede mo rin gamitin yung dag naman kapag gusto mong magbabay. Like, dag as in babay, or dag as in meeting someone, saying hi to someone. How to say please in Dutch? In saying please in Dutch, ayun na naman tayo. Meron tayong formal way and informal way. Formal way natin, please in Dutch, is alstublieft, alstublieft,
Alsjeblieft. Informal way naman natin is alsjeblieft. 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 Saying thank you in Dutch, napakarami mong options, ano, isa-isahin natin sila. Siyempre, andun pa rin yung formal and informal way. Formal way is dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Informal way naman natin is dank je wel. Dank je wel. Dank u wel. Dank u wel. Pwede mo rin sabihin na sa kanila na bedankt. Ayun naman yung polite and just neutral lang. Bedankt. Bedankt. Dank je. Dank u. Dank je. Thank you very much. Heel erg bedankt. Thank you very much. Heel erg bedankt. Saying you're welcome in Dutch. Graag gedaan. You're welcome. Graag gedaan. How to say excuse me naman in Dutch? Madali lang. Excuseer or pardon. French word naman yun na ginagamit in Dutch. Excuseer, pardon. How to say Mr., Mrs., and Miss in Dutch. Mr., you can say meneer, meneer. Mr., meneer. Mrs. is mevrouw. Mrs. is mevrouw. And then Miss is juffrouw. Miss is juffrouw. Meneer is Mr. Mevrouw is Mrs. Juffrouw is Miss. And lastly naman gusto kong i-share sa inyo is how to say I love you in Dutch. Ik hou van jou. I love you. Ik hou van jou. I love you. Ik hou van jou. So guys, ilan lang po yun sa mga useful phrases and words that you can learn in Dutch as a beginner. Kasi ang motto ko when learning a new language is that specific words is not important. It is important to know when to use and how to use those words. Ano? And kung first time lang din pala dito sa channel ko, please huwag nyo kalimutan mag-subscribe. At kung nagustuhan nyo yung video, please share it to others or paki-like na lang din po ng video natin. Ano? Maraming salamat for listening at sana may natutunan kayo on this tutorial. Huwag kayong mag-alala. Gagawa pa tayo ng maraming tutorial videos when it comes to Dutch language. Marami pa akong ipopost na videos about this in the next coming weeks. As of now, mag-iingat kayo. Lockdown pa rin dito sa Belgium. Hopefully, bumalik na sa normal lang lahat. God bless everyone. I'll see you again on the next vlog. Bye-bye! Dag-i-derin!